Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga, sa bawat kasong matututukan ng aming kamera, dadaling kayo ng ABS-CBN Soko sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghahanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyahatid ng inyong ABS-CBN. Scene of the Crime Operative. Kung sino ang walang kalaban-laban, siya pa ang karaniwang binibiktima. Ngayong gabi, isang English tutor ang pinaghahanap ng kanyang mga kapamilya. Bigla siyang nawala matapos magturo ng kanyang estudyante sa isang subdivision. Ano nga ba ang tunay na sinapit ni Teacher Julieta de la Cruz? Tutukan ang buong kwento sa imbestigasyong idinokumento ng inyong ABS-CBN Soko. Siya si Julieta de la Cruz, isang English tutor. Ayon sa kanyang mga kapatid na sina Nenita de la Cruz at Agustina Manubay, dedikado raw sa pagtuturo ang kanilang ate. Sa katunayan, halos sa trabaho lang umiikot ang kanyang buhay. Yung buhay niya sa Las Piñas, turo, bahay. Kasi freelance nga siya eh. Kaya parang nakita niyang nag-e-enjoy siya sa pagtuturo ng English. Naging connected siya sa Languages International sa Makati. Doon siya nagturo ng matagal. How's your English, Patrick? I'm getting better every day. Pagkatapos, meron pa rin siyang tinuturoan sa Quezon City. Pero she already developed a reputation sa mga Korean students ng Southville from Ayala, Alabang. Sa edad na 49, nanatiling dalaga si Julieta. Medyo stricto, pero maalalahanin. Nagka-boyfriend siya. Foreigner. Pero pagkatapos nung nag-break sila, hindi na siya nagka-boyfriend after nun. Kumbaga na-focus yung attention niya dun sa pamangking ko na gusto pa nga niyang i-adapt. Pagdating sa pamilya, maitutunoy raw si Julieta bilang matibay na haligi. Provider namin ang sister ko. She is the only one who is gainfully employed other than my youngest brother who is a seaman. Ang concern lang niya, maayos yung bahay at abutan ng nanay ko na napaayos bago mamatay ang mother ko. Pero sa di naasahan, magaganap ang isang trahedya. Si Julieta magiging biktimang walang kalaban-laban. Dakong alas 3 ng hapon, nito lamang 12 ng Enero, nagtungo noon si Julieta sa Ayala, Alabang upang puntahan ang kanyang mga Korean students. That particular day, she has 2 classes scheduled in the evening sa Ayala, Alabang. So I was expecting her to come home at 11:30. Pero mag-aalas 2 na ng madaling araw. Alas 2 na, wala pa siya. Wala pa rin si Mami. Bakit ang araw na? Tawag mo sa cellphone.
I was trying to get in touch with her sa cellphone. Nagre-ring yung cellphone. Dalawa cellphone niya eh. Pati yun nawala eh. Nagre-ring yung cellphone niya pero nobody's answering. Dito, saan ka na ba? Sa puntong yun, nagsimula na mag-alala si Ninita at ang pamangking si Gwen. Nung 4 o'clock in the morning, tumawag na ako sa ubando. By that time, alam ko, gising na nanay ko. I didn't want to wake her up unnecessarily. Ano oras na on? Alas 4 na, hindi pa umuwi. Pumunta na kayo dito. Oo, sige, papunta na sila dyan mamaya. Nag-alala kami. Kaya nung 4 o'clock in the morning, tumawag yung kapatid ko sa mother ko. So nalaman na rin ng mother ko. Nagpuntahan sila doon nung morning. Kagad, 6 o'clock sila umalis dito. Dumating sila doon, mga 8:30. Nag-aalala na nga kami, kahit yung cellphone niya, ring lang ring, hindi sumasagot. Mabuti pa. Pumunta na tayo sa alabang. Tayo na. Magandang hapon po, sir. Noon agad silang nagtungo sa Ayala, Alabang at hinanap ang bahay kung saan nakatira ang tinuturoang Koreano ni Julieta. Eh sir, baka kilala niya siya o nakikita na niya laging dumadaan dito. Ito po ang picture niya. Noy Chempo, isang Korean national na nakakakilala kay Julieta ang dumaan sa gate ng subdivision. I think I know her. She's teaching my friend. Can you help us? She did come home last night. Really? Come on, I'll bring you to my friend's house. Hurry, come on. Thank you so much. I'll take them. That's the house of Patrick. You stay here, we'll call Patrick. Patrick! Patrick! Oh, yes. I would like to meet Ninita. I'm Juliet's sister. I was told that my sister is your tutor. Yes, Juliet? Yes. She was here last night. We finished at 10:30. She's worrying about Julia, she didn't come last night. That's why she here. Yeah, she asked. I asked if she needs a ride. She said no. Nasaan na ba si Teacher Julieta? Tutukan sa pagbabalik ng inyong ABS-CBN. Scene of the Crime Operatives. Si Teacher Julieta de la Cruz. Bahay at trabaho lamang raw ang pinupuntahan. Kaya naman, nakapagtatakang hindi siya nakauwi noong 12 ng Enero. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga kaanak, ng mga sandaling iyon, nabihag na si Teacher Julieta ng isang lalaking may masamang balak. Narito na ang ikalawang bahagi ng aming dokumentadong pagsisiyasat. Umaga noong nakarang 13 ng Enero, tumulak ang pamilya de la Cruz sa Ayala, Alabang upang hanapin si Teacher Julieta. I'm Juliet's sister. I was told that my sister is your tutor. Yes, Juliet? Yes. She was here last night. We finished at 10:30. Bigo silang makita si Julieta sa lugar kung saan huli itong nag-tutor. Excuse me, parang narinig ko na hinahanap kayo? Oo, hinahanap ko kasi si Julieta de la Cruz. Nagkataon namang dumaan doon ang isa sa mga co-teacher ni Julieta. Huling tinuruan, doon ko nakatagpo yung ibang mga co-teacher niya. Yun yung tinahanap kong telepono ng si Marian, nakausap ko ng personal. Ay, nakikita pa nga kami kagabi. Asan siya? She was the one who saw my sister nung gabi. Sabi niya, I wanted to say hello to her. Kaya lang, she was sa main gate na papalabas pa lang ako, habi gano'n. Pero alam ko na sister mo yun, natatanaw ko, habi gano'n. Kita ko po siya kagabi. May dumaan po kasi na fan. Kwento pa raw ng co-teacher. Nakita niya noong papaalis na si Julieta. Nakasakay raw ito sa isang van. Alam niya na van, pati yung kulay, yun lang ang sinabi, pero hindi daw niya nakita yung plate number.
Sa puntong yun, umaasa raw silang nakuna ng CCTV camera ng subdivision ang plate number ng van na sinakyan. Gayunman, ilang beses daw nila pinlay, hindi nila makuha yung camera. Madalas naman raw nakikisabay si Julieta sa mga nirerentahang van na naglalabas-masok sa naturang subdivision. Kasi alam namin na nakihit siya dahil pag ganung oras ng gabi, wala ng jeep sa loob ng Ayala Alabang. So naglalakad siya. Kaya pag merong nag-offer ng ride, sumasakay siya. Alam na namin yun, pero sabi namin, delikado dahil gabi. Nang mga sandaling yun, tila ba kinuntuban raw ang kapatid? Kaya the more na-heightened yung thinking ko na she's being held captive in one of the houses inside Ayala Alabang, hindi pa lang kami nanonotify, ganun. Tsaka may mga bago siyang ibang estudyante na hindi Korean ng nationality. Kaya inisip ko baka ganun. Nooy, nagpasya na raw silang magsadya sa Muntinlupa Police Station upang i-report ang pagkawala ni Julieta. I-report lang po sana namin ang kapatid namin nawawala. Standard procedure ng pulisya na i-blatter ang mga reported missing person. Kalakip sa blatter ang litrato ng nawawala at contact number ng taong dapat kontakin sakaling may makuwang impormasyon ang mga otoridad. Pagka hindi bumalik yung nag-report sa amin, despite na andun naman, kumpleto naman yung SOP yung ginawa namin, in-expect namin na maaring bumalik na yung taong nawawala. Not unless na bumalik siya ulit, may panibagong impormasyon o hindi ng tulong kung tungkol sa nawawala, kung anuman, doon ina-action na namin ulit. Bukod pa sa pagpapablatter, kumuha pa sila ng ibang paraan upang hanapin si Julieta. Sa Facebook, hinahanap ko na yung mga contacts niya. Eh, hindi ko ma-access dahil hindi ko alam yung password. Hindi namin malaman. Tapos yung mga phone books, iniisa-isa ko na yung mga co-teacher. Pero kahit anong hanap, wala silang nakuhang lead. Ang mga pulis naman, blanco pa rin. Kaya nga sa paglipas ng mga araw ay kung ano-ano na ang pumasok sa kanilang isipan. Uppermost in my mind, she must be held na ayaw niya. Yung baka hinostage or ano. Kahit sabihin ng kapatid ko na nagkakaroon na siya ng wala na talaga. Tanggapin na raw na, kahit yung mother ko sinasabi sa akin, tanggapin na raw namin na baka wala na si Julian. Sabi ko, wow, umasa tayo na buhay. Ano man ang sumasagi sa kanilang isipan, ang katotohanan ay patuloy na nawawala si Julieta. At dahil sa kawalan ng tiyak na impormasyon, hindi raw matahimik ang pamilya de la Cruz. Pero lumipas pa ang mga araw. Colonel Bausa, pakitip mo nga po. Meron bang reporting incident involving Toyota Grandia ba? Isang posibleng lead ang natanggap ng mga otoridad. Teka, may narinig akong missing. Tutukan ang kabuuan ng investigasyon sa pagbabalik ng inyong ABS-CBN. Soko. Lahat na raw ng paraan, ginawa na ng pamilya de la Cruz para mahanap lamang si Teacher Julieta. Pero, bigo silang matagpuan ng guro. Siyempre pa, humingi na rin sila ng tulong sa mga pulis upang mas mapabilis ang kanilang paghahanap. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga otoridad, isang di inaasahang insidente ang magiging lead sa pagtukoy sa sinapit ni Teacher Julieta. Tunghayan ang pagpapatuloy ng pagdudokumento. Sa loob ng isang linggo, di umuwi ng bahay si Julieta de la Cruz. Ito po ang picture niya. Hinanap na siya kung saan-saan, pero di siya natagpuan. Kita ko po siya kagabi. May dumaan po kasi na van. Sa di malamang kadahilanan, biglang nawala si Julieta. Samantala, habang patuloy ang kanyang pamilya sa paghahanap kay Julieta, isang report naman ang natanggap ng Muntinlupa Police.
Kernel Bausa, pag-check mo nga po kung meron bang reporting incident involving Toyota Grandia ba? January 17 na mga 7 o'clock in the evening, pumunta po sa akin si General Sales na nagtanong na kung mayroon na parang sasakyan na Toyota Grandia na na-involve sa accident, kung may report. Then kung mayroon na missing person dito sa area ko. Dagdag pa raw na mga nag-report. Yung sasakyan nila, yung Toyota Grandia, yung driver, parang mayroon daw sinasabi siya na unusual yung explanation kung bakit nasira yung windshield. Nakausap rin ang inyong ABS-CBN Soko ang isa sa mga impormante. Pero nang dahil sa isyong pangseguridad, ay nagpatago siya sa pangalang Karina. Nagkwento sa akin yung isa naming driver. Ma'am, pansinin niyo yung sasakyan dinadala ni Johnny. Siguro na-involve sa krimen niyan. Ha? Bakit? Ang sabi niya, parang yung sasakyan daw namin parang ginamit sa krimen. Nakita nga nila may damage yung windshield, tapos nung dumating siya sa company, ang linis siya ng linis ng sasakyan, meron siyang malalim na kalmot sa mukha. Nagdududa sila, tapos nanlalalim yung mata. Tapos ayaw niya magtanggal ng shades. Tapos parang hindi siya mapakali ng araw na yon. Kinilala ang driver bilang si Johnny Ortiz, 39 na taong gulang. Si Johnny ang nakatalagang chauffeur ng isang silver na Toyota Grandia van na may plate number ZNG172. Dito ko po siya kagabi. May dumaan po kasi na van. Matatandaang ganito ang deskripsyon ng van kung saan huling nakitang nakasakay si Julieta de la Cruz. Dahil dito, minabuti ng mga otoridad na siyasatin ang naturang van. Nang makita po namin yung sasakyan, kaya kami ng paghihinala na mayroong hindi magandang pangyayari na doon sa sasakyan dahil may mga dugo po kasi kami nakita sa loob ng sasakyan. Nag-report sa amin, pinagdududahan nila dahil ang driver, paiba-iba ang kwento at taliwas doon sa sinasabi niyang nabato raw yung windshield, di ang damage ay dapat ay nasa labas ang impact. Pero doon sa aming nakita, mula sa loob ang damage. Parang tinulak galing sa loob ng isang pwersa at nabasa. Sa upuan, mga dry blood na saka doon sa seatbelt. Kaya ang desisyon kagad namin, pasuko yung sasakyan. Niretratuhan at kinolekta ng mga operatiba ng Region 4 Soko ang mga posibleng ebidensya na nakuha sa van. Kasabay nito. Kinuhanan na rin namin ng statement yung mga witness na concerned doon sa driver sa sasakyan. Anong pangalan mo, sir? Ricardo Nicolas po, sir. Isa sa mga nakausap nila si Ricardo Nicolas, kasamang driver at kaibigan ni Johnny. Sa kanyang sinumpaang salaysay sa mga otoridad, nakasaad na noong 13 ng Enero, dakong alas 3 ng hapon, tinawagan si Ricardo ng misis ni Johnny na si Liza. May anong ka ba sa nangyayari kay Johnny? Wala naman. Dumating kasi alas 3 ng madaling araw kagabi. Kumukalmot ang katawan. Sinabi nitong asawa, parang bang may pagsiselos, may bahid ng pagsiselos. Nagtanong kasi sa kanya, sabi niya, Kuya, ano bang ginagawa nitong si Johnny? Ano bang alam mo dito kay Johnny? Kasi po, dumating dito ng kaninang madaling araw, lumos na alas 3 na. Ano yung makakalmot na yan? Huwag kang tanong. Ano ba nangyayari sa'yo? Sabi pa, parang nagmamadali. At may mga galos ang mukha niya, may dugo. Tapos dala niyo yung van. Nakita ko yung van, may basag, yung windshield. Ano bang mga dugo na yan? Saan galing yan? Napaaway ka ba? Tinanong ko siya, nagalit pa sa akin, huwag ko rin siyang pakialaman. Pagkatapos, ayun, sa natulog na kami. Sa salaysay pa ni Ricardo, paglabas niya kanina, ikinuwento rin daw ni Liza na nung umaga, may itinapon itong si Johnny sa likod ng kanilang bahay. Nakita ko may kinuha sa sasakyan, may inihagi sa likod ng bahay.
Nang makaalis na siya, tinignan ko kung ano ang inihagi sa likod ng bahay namin. Nakita ko isang bag ng babae, saka mayroon pang sapatos. Nang buksan ko niya ang bag, may ID at nakapangalan sa isang Julita de la Cruz. Hihingin raw sana ni Ricardo ang bag at ID mula kay Liza. Pero mula noon ay di na niya ito muling nakontak. Kung pagtatagni-tagniin lahat ang mga impormasyong nakanap ng mga pulis mula sa mga empleyado ng Korean Company, lumalabas na posibleng may kinalaman si Johnny Ortiz sa pagkawala ni Teacher Julieta. Nagkaroon na kami ng idea na talagang yung aming iniimbestigahan, may kalutasan na. Nakakita rin daw po siya ng ID. Parang nakinilabutan nga ako kagad. Nung marinig ko yung salaysay, wala naman kami pinag-uusapan ha, na sa mga pangyaring missing person. Hindi namin pinag-uusapan yan. Nabanggit yung pangalang Julieta de la Cruz na nawawala nga. Ang masaklap, kung pagbabasehan ang mga ebidensyang nakita sa van, kabilang ang basag na windshield at nagkalat na dugo, maaaring may nangyaring masama sa nawawalang si Julieta de la Cruz. Ano nga ba ang kinahinatnan ng nawawalang si Julieta de la Cruz? At ano nga ba ang kinalaman ni Johnny Ortiz sa pagkawala ng naturang teacher? Tutukan ang mga revelasyon sa pagbabalik ng inyong ABS-CBN SOCO. Si Teacher Julieta, ilang linggong nawala. Pero ngayon, unti-unting lumilinaw ang tunay na nangyari sa kanya. Base sa ebidensya at testimonya, posibleng napas lang siya ng walang kalaban-laban. Tutukan ang huling bahagi ng kwentong krimeng hatid ng inyong ABS-CBN, Scene of the Crime, Operatives. Magandang hapon po. May hinahanap po kami si Julieta de la Cruz. Saka kilala niyo siya o nakikita niyo lagi dumadaan dito. Ito po ang picture niya. At 13 ng Enero, nawala ang English teacher na si Julieta de la Cruz. Huli siyang nakita habang nakasakay sa isang van. Makalipas ang isang linggo, isang silver Toyota Grandia van na may plate number ZNG172 ang sinyasap ng mga pulis. May lamat ang windshield nito at may bahid ng mga dugo ang loob ng sasakyan. Sa investigasyon, lumalabas na posibleng dito sumakay si Julieta bago ito nawala. Posible rin ng driver ng van na si Johnny Ortiz ang may kagagawan ng pagkawala ni Julieta. Nag-file muna kami ng abduction case against doon sa driver based on circumstantial evidence na aming nakahalap. So, yun lang statement ng Ricardo Nicolas na uninterested witness, binanggit yung pangalan. Yun sana matibay naming ebidensya doon sa suspect, yung bag. Habang nihintay ng mga pulis ang paglabas ng Bardo Bares kay Johnny, binantayan nila ang mga kilos nito. Minonitor namin ang galaw nitong si Johnny Ortiz. Naglagay kami ng tao doon. At pati doon sa mga gwardiya kung sakaling babalik. Kasi doon sa kumpanyang pinagtatrabuhan nito, hindi naman pa siya tinanggal. Kaya posibleng bumalik pa siya doon. Pero hindi siya bumabalik, so isa pang matibay na pag-iinala namin na may kaugnayan nga itong suspect. Pero sa di naasahan, noong ados ng Pebrero, kusang loob na sumuko si Johnny. Na-impormahan kami ng RPIOU na may sumuko sa kanilang isang Johnny Ortiz. Nagpapakustudy sa kanila. Agad-agad naman kami pumunta roon sa lugar nila. Nang magkaroon ng pagkakataon, kinausap ni SPO4 Nero ang sumukong suspect. Ayon sa mga kwento niya,
kilala ko yan si, ano, dahil kasi yung mga, yung amo namin, yung anak, kinuturoan yan. Magkabati lang ho kami yan, pero hindi ko naman ho yan girlfriend. Sabi. Magkataon lang kasi sir na, ano, na niyaya ko siya sumakay, tapos eh, ayaw niya nga ho eh. Ikaw din, delikado dyan. Pinilit ko siya. Sino, halika na! Sa kapipilit ko sa kanya, nakumbinsi ko siya, sumakay siya. Nung sumakay na ako siya, sa pagkukwento-kwento namin, medyo na ano ako sa kanya na sabi natin, nililigaw-ligawan ko kasi sir eh. Ang ganda mo pa rin ha? Ang bola ka pa. Ang ganda mo pa rin. Tapos binula-bula ko. Tapos nabanggit ko pa na virgin daw siya, ganyan. Inipuan ko siya. Nagalit siya. Nag-hysterical siya. Ibig sabihin, take advantage siya. Pumalag yung babae. Nag-hysterical ko. Pinaktan ko yung bibig. Kasi talag ng talag. Irita na ako. Pinalimot daw siya. Sinaktan na rin siya. Kaya galit na sa kanya lang ako. Ang seatbelt na kanya. Pumapalag kasi yung babae. Sa kapapalag, nasipa yung windshield. Nang mga sandaling iyon, nataranta na raw si Johnny. Naghanap na siya kung saan niya pwedeng itapon. Yung ano, dahil patay na. Hanggang sa nakarating daw siya dyan sa turbina, sa Kalamba. Doon niya itinapon sa tunay. Maging sa programang TV Patrol, inamin ni Johnny ang krimen. Kinasuhan na ng murderer ang driver ng suspect sa pagpatay sa isang English teacher sa Muntinlupa nitong Enero. Kahapon, sumuko sa mga pulis ang suspect at itinuro pa kung saan niya itinapon ang bangkay ng biktima. Nakakita ko rin sa pagpatay ng kasama. Tapos? Sabi ko sa mga ipinakita rin ni Johnny ang mga kalmot sa kanyang mukha at mga galos na natamo sa panlalaban umano sa kanya ni Julieta. Matapos ang pag-amin, itinuro rin ni Johnny ang eksaktong lugar kung saan niya iniwan ang bangkay ni Julieta. Nung makita namin yung bangkay, hindi na makita yung pink blouse. Merong black pants nakakita namin. Tsaka yung sapatos na Mary Lopana citizen. Tsaka nakikilala ko ba yung kamay ng kapatid. Upang mas makatiyak na bangkay nga iyon ni Julieta, nagsumite rin sila ng dental records ng biktima. Sa pagsusuri ni Police Superintendent Roy Camarillo, Medical Legal Officer ng Region 4A Crime Laboratory. Doon sa dental examination, kumuha kami ng magandang pictures, photographs ng kanyang dental structure. At ito ay kinumpare ng forensic odontologist namin sa krami doon sa dental record na sinubmit sa aming office. Nagmamatch. Noyuyo, walang kaduda-duda na iyon na nga ang bangkay ni Julieta. Samantala, batay pa rin sa pagsusuri ng medico-legal doctor. May nakita kaming palatandaan na maaring yung biktima ay in-strangulate or sinakal. Dahil merong maliit na buto, yung tinatawag naming hyoid bone, yung greater horn ng hyoid bone ay bale. So palatandaan na merong isang malakas na pressure na ginamit dun sa kanyang leeg.
kaya ito'y naging dahilan ng kanyang asphyxiation. Doon sa ibang parte ng katawan na in-examine namin, meron kaming mga nakitang post-mortem fractures ng kanyang bungo. Meron ding bali yung kanyang tadyang at yung buto dito sa kanyang kaliwang binte. Doon sa examination na ginawa namin, malamang napatay na siya nung natamu niya itong mga baling ito. Kasi sa pagkakaalam ko, malalim yung pinagkuhanan na itong biktima. Dahil sa ebidensyang ito at sa pag-amin na rin ng suspect, mula sa kasong abduction, itinaas ang kaso ni Johnny Ortiz sa kidnapping with murder na isinampa sa Office of the Prosecutors sa Muntinlupa City. Nakakulong na ngayon si Johnny sa BJMP Muntinlupa. Doon pinuntahan siya ng ilang ABS-CBN Soho upang una ng panig. Subalit, tumanggi siyang marapsali. Samantala, magkahalong galit at pagdadalamhati pa rin ang nararamdaman ng pamilya de la Cruz. Ang kanilang pinakamamahal na kaanak, naging biktima. Wala raw itong kalaban-laban ng paslangin ng suspect na si Johnny Ortiz. Hindi rin namin matanggap eh. Nung makita nga namin yung kriminal, yung kapatid ko nga lalaki, hindi alam kung sasapakin o ano eh. Mabait yung kapatid kong yun. Kasi pinalilitaw niya sa TV na may relasyon sila, wala silang relasyon. Stranger. Maaring nasakay siya first time, second time, siguro nasakay siya. Kinuha yung loob niya para siya, tapos nung araw na yon pinagtangkaan na siya. Ang gusto kong sabihin sa kanya, may mga anak siyang babae. Hindi niya ba naisip na pwedeng mangyari sa mga anak niya yung nangyari sa kapatid ko? Magdusya siya sa kulungan. Kung life imprisonment ang sentensya sa kanya, ganun na lang. Kung may bitay nga, bitay na nga lang. Paso wala eh. Wala kami magawa eh. Sa paglutas ng mga krimen sa ating bayan. Kung kayo ay may mahalagang impormasyong may bibigay hinggil sa ikalulutas ng mga kasong sinisiyasat ng pulisya, mag-email lamang sa soko@abs-cbn.com. Hanggang sa susunod na totohanang pagsisiyasat at pagkalap ng mga ebidensya ng inyong Scene of the Crime Operative. Dito, walang takas ang may sala dahil hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ako si Gas Abelgas, isang maganda at ligtas na gabi sa inyong lahat.